Samatin po ang biyaya. Awa habag pagkapala mula kay Yahweh. Sa magandang araw po sa bawat isa. Paano mo naiibig ang iyong kapwa? Isa naman pong paksa ang ating pong paglilingkod sa araw pong ito. At ito po ay narito po sa Marcos 17 hanggang 19. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Yahweh, "Siya'y bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos." Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So ang ating pong paksa ay paano ba natin maiibig ang ating kapwa? Ito inisa-isa niya. Ano po? Sabi niya, nalalaman mo ang mga utos at marami po naman na nakakaalam ng utos. Ang tanong, ito po ba ay ginagawa mo o sinusunod mo ba iyong sinasabi niya? Kasi sabi niya, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Nasunod po kaya ito ng napakarami? Gaya rin po nitong binatang mayaman na ito. Kung mapapansin ninyo, yung sinabi dito, huwag kang magdaya o be proud. Ano? Dito pa lamang marami na akong hindi nakasusunod po dito sa sinasabi niya doon sa binatang mayaman. Kaya ang sabi nga niya doon sa 5:17 ng Mateo, hanggang 20. Huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kalitlitan sa kaharian ng langit, datapot ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Doon po sa lumang tipan, meron pong binabanggit sa Exodo 20, talatang 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ibig sabihin lamang po ito ay kapag ito po'y utos eh. Kung mapapansin nyo, kung itatas pa natin yan, ayan. Parehas na parehas po noong binanggit niya doon sa bata, sa binatang mayaman. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay sa iyong kapwa. Tanong, ito po ba ay nasusunod? Marahil siguro ang makakapanood nito, kumiiling at sasabihin nyo na hindi nasusunod. Tama po yun. Marami po ang hindi nakasunod yung mga bagay na yan. Ano po? At doon sa 13:9 ng Roma, sapagkat ito,
Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung meron pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Sa makatidbagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, sabi nga doon sa 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kasi kung kinalunya mo yung asawa ng iyong kapwa, hindi ka umiibig sa iyong kapwa. Kung ikaw ay pumapatay, hindi ka umiibig sa iyong kapwa. At kung ikaw ay nagnanakaw sa iyong kapwa, hindi mo siya naiibig. Kung sinasaki mo yung pag-aari niya, hindi mo siya iniibig. Alimbawa sa reliyon, punta natin ng reliyon. Ang reliyon ay nangangaral hinggil dun sa pag-ibig sa kapwa. Pero tingnan po ninyo ang ginagawa ng mga reliyon, kung paano silang manakim sa kanilang tinatawag ng mga miyembro. Doon lamang po sa paghingi-hingi ng kanilang mga abuluyan, mapapansin nyo na talagang hindi nila naiibig ang kanilang kapwa. Ang naiibig nila ay yung kanilang sarili, hindi yung kapwa. Sapagkat niloloko nila yung kanilang miyembro sa paghingi ng iba't ibang uri ng abuluyan. Unang-una ho dyan yung pag-aabuloy ng tuwing pagtitipon. Katandaan nyo na wala pong aral. Walang aral ang Espiritu Santo na mag-abuloy ka tuwing kayo ay magtitipon. Halimbawa po, magtitipon kayo ng Miyerkules, magtitipon kayo ng Webes, or magtitipon kayo ng Sabado, or magtitipon kayo ng Linggo, 4 beses sa loob ng 1 linggo, at 16 sa loob ng 1 buwan na pagtitipon, nilagay nyo ng abuluyan, hindi po itinuro kailanman ng Espiritu Santo doon sa mga alagad. Tatandaan nyo na ang nagtuturo ay ang Espiritu Santo. Ano? Kaya sabi niya, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, kung gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, hindi mo naiibig yung iyong kapwa. Ano? Kasi ang sabi niya, ang pag-ibig nga ay isang katuparan ng kautusan. Ibig sabihin lamang, hindi ka nakagaganap ng kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa. Ano? Sa napakaraming reliyon sa iba't ibang panig ng mundo, ang kalimitin yung makikita dyan ay bakit yumayaman yung kanilang mga mangaral. Ano ang naging dahilan? Sagot, hindi nila naibig yung kanilang kapwa. Maari may magtataas ng kilay sa aking sinasabi sapagkat inibig nga nila Brad yung ano eh, kasi biro mo nakapupunta sila sa iba't ibang panig ng mundo gamit yung eroplano, na yung eroplano naman ay ibinigay ng mga miyembro. Hindi ba pag-ibig yun sa kapwa na mangaral ka sa iba't ibang panig ng mundo? Yan. Yun po ang halit ng marami. Hindi po. Hindi naman po ninyo inibig ang iyong kapwa eh. Ang inibig ninyo ang inyong sarili, maging tanyag kayo, maging mayaman yung inyong mangaral. Hindi kailanman ninyo naibig ang inyong kapwa. Kasi, yung sinasabing huwag kang magdaya, defraud, ibig sabihin lamang yan, paano ba nadadaya yung mga miyembro? Yun nga, yung aking sinasabi nga, lalo tigit pagdating sa pananalapi, nadadaya yung mga miyembro dahil dun sa abuluyan na wala naman talagang binabanggit ang kasulatan. Kaya napakaliwanag nung sinasabi niya, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Hindi mo kailanman naibig ang iyong kapwa kung yan ay dinaya mo. O sinakim mo yung pag-aari niyan, sinakim mo, ay hindi mo siya naiibig. Hindi ka nakatutupad sa kanyang kautusan. Tatandaan natin yung pag-ibig, siyang katuparan ng kautusan. Hanggat hindi ka tumutupad sa kautusan, hindi mo kailanman naiibig ang iyong kapwa. Ano? At pagka naiibig mo ang iyong kapwa, natural na may ibig mo rin ng iyong sarili. Ano? Kasi hanggat hindi mo naiibig yung iyong kapwa at sarili mo lang iyong naiibig, hindi ka rin nakatutupad sa kanyang kautusan. No? Yan ang isang maliwanag sa
Galacia 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa mga tuwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Di ba? Kaya maliwanag dito na talagang para maibig mo ang iyong kapwa, huwag mong dayain siya. Huwag mong pagnasaan yung bahay ng iyong kapwa para maibig mo siya. Huwag mong pagnasaan yung kinita ng iyong kapwa para maibig mo siya. Huwag mo siyang dayain yung iyong kapwa para maibig mo siya. No. At lalabas po yan kung sakasakali na nag-impo ka nung masamang pakinabang. Ang tawag ko kasi dyan, masamang pakinabang. Nakinabang ka pero masama. Ayan. Sa aban niya na nag-iimpok ng masamang pakinabang para sa kanyang sangbahayan upang kanyang mailagay ang pugad niya sa taas upang siya'y maligtas sa kamay ng kasamaan. So, sa aban niya, who? Nasabi ko dyan, masamang pakinabang. Ang binabanggit niya, masamang pakinabang. Ayan, para sa kanyang sangbayan. Ikaw ba ay natutuwa na ang ipinakakain mo sa iyong sangbayan ay galing sa pagnanakaw? O talagang hindi mo na ikinahiya? Yun lang naman yung mga tanong dun eh. Natutuwa ka ba na ang gamit-gamit mong salapi ay galing sa pandaraya? Ibinibili mo ng mga mararangiyang kagamitan, eroplano o kaya mansyon, ikaw ba ay hindi nahihiya na gamitin mo yung pag-aari ng iyong kapwa? No. Dito sa Lucas, at sinabi niya sa kanila, mangagmasig kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakanan sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ibig sabihin pala, wala rin naman palang saysay. Yung kahit anong dami ng pag-aari mo at yan ay galing din sa pandaraya, hindi ho yung kasaganaan. Sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kahit na anong dami yan, kahit na bilyon pa ang pag-aari mo at galing yan sa pagnanakaw, galing yan sa pandaraya, galing yan sa kasakiman, yung mga bagay na hindi iyo ay sinasaki mo. Ano? Wala rin nung saysay yan. Walang saysay. Talagang, kaya sabi nga niya doon sa Hebrew. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsasabi sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan, hindi kita babayaan. Yun yung Diyoso. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Bakit ka ba nakapandadaya sa iyong kapwa? Dahil umibig ka sa salapi. Ano? At hindi ka naman pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin mo yung isa ay kasusuklaman mo. Ano? At darating yung pagkakataon, sabi niya, 16:13 ng Lucas. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga, isang kapaimbabawan lamang yung ginagawa nito mga maangaral na ito na di umano, sila'y naglilingkod sa Diyos sa kabila ng sila'y mayayaman. Kasi hindi naman sila nagsiyaman kung hindi nila iniring ang kanilang kapwa, hindi nila inapid ang kanilang kapwa,
hindi nila sinakin yung kanilang kapwa, hindi naman sila magiging mayaman. So ano po ang pag-ibig sa iyong kapwa? May ibig mo ang iyong kapwa kung hindi mo siya dadayain. At gaya nga po nung nabanggit dun sa Galacia 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Muli po, maraming pong salamat at loobin po ni Yahweh sa mga susunod pang pagkakataon, iba na naman pong paksa ang akin pong ipaglilingkod. Maraming pong salamat, sumaatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala mula kay Yahweh.